Hi, musta tayo? Han? Hi, V? Siyang Malone, Ate Annaline, Ate Annaline, Carol, Lian, Mary Joy, Maricar, Marco, Cheska, Marlon. Naisip ko pa. Jel. Kamusta tayo? Abelina, Carol. Ito tuloy ko yung yung kahapon. Di ba hindi natin natapos yung Matthew 21. So balik tayo sa last verse, which is Matthew 21, 22. And whatever things you ask in prayer, believing you will receive. Diba? Alam niyo yung ibig sabihin nun, diba? Yung kahit na yung kung ano ang hinihiling mo, pagdadasal mo, maniwala ka, magkaroon ka ng pananampalataya na marireceive mo yun. Okay? Pero, since kilala mo si Christ, kilala natin ang ugali niya, kilala natin siya, ang mga ipagpipray natin, yung mga bagay na magaganda dapat. Hindi natin dapat ipagpray na dapat parusahan niyo sila, maghirap sila, hindi ganon. Dahil hindi ni Jesus igagrant yung prayer mo. Kasi masama yung plano mo, masama yung intention mo to hurt people. Ayaw ni Jesus ng ganon. Kaya hindi niya yon igagrant yung prayer mo. Pero kung yung prayer mo, kasi yung prayer mo na yun, walang pagpapakumbaba yun, parang nagyayabang ka pa. Nagyayabang ka talaga dahil gusto mong manira ng tao. Pero pag ang prayer mo is magpapakumbaba ka, ma-explain mo kay Jesus kung ano, kung bakit, ganun. Maintindihan tayo niya. Ah, di ba nga nung, gusto niyo ba yung kwento ko sa inyo? Di ba nga, okay na ba ngayon yung kwento ko? Hindi ko na lang mapangalanan yung ano, ay, masira pa ako na naman. Hindi ko na lang papangalanan yung ano, yung school. Ha? Pero marami ako natutunan sa school na yun. Yung nag-high school ako, diba nga, hindi ako natanggap dun sa sister school niya yun eh. Okay, sister school niya yun. Gusto ko sana dun mag-high school, pero hindi ako natanggap dahil nga, diba, high school nga, ba't ibot pang gusto? Pero yung pinsan ko sa Once to Be a Millionaire, dun siya graduate. Sa school na hindi ako nakapasa. Matay matalino yung pinsan ko na yun, may hindi magbasa. So second year may pag-asa pa dahil tumatanggap ng second year yung school na gusto kong pasukan. So, hindi ako matalino. Okay, hindi ako matalino. Yung mga grades ko mabababa, inaamin ko. Mabababa yung grades ko. Nakakayang aminin na. Aminin ko, may bagsak akong subject, Filipino. Unang, nabagsak ba ako sa Filipino? Filipino, bagsak ako, ba't ganun? Hindi ko maintindihan. Kasi ba naman ang hirap-hirap, di ba? Mga pangatnig, mga pangalan, Simuno, Panaguri, Pangabay, alam niya ba yun? alam niyo ba yun? Ba't kayo nakapasa? Ba't ako hindi? Yung mga ganun, yung mga parts of a sentence na parte ng isang ano ba yung sentence? Pangungusap? Parte ng isang basta may simuno at panaguri ang isang sentence. Hindi ako marunong, kaya bumagsak ako, okay? First grade. Pero inabol ko.
hinabol ko yun. So, napasa naman ako. Tapos, naging, ano, naging 75 yung grade ko. Tuwan-tuwa ako. Uy, nakapasa ako 75. Baka lang mga classmate ko. So, yay! Gumanan ako. Yay! Gumanan ako. Sabi ng classmate ko, akala ang taas-taas ng grade ko. Sabi niya, bakit anong grade mo? 75. Yay! Kasi nga hindi ako matalino. Kasi parang hindi naman ako sinasabihin na mag-aaral eh. Hindi talaga ako sinasabihin na mag-aaral. Basta pumasok ka lang sa school. O anong gagawin sa school? Basta ganun, gawin mo lang. Tapos yung assignment namin, ano, papatulong ako sa tatay ko. Hindi naman ako natulungan. O mama ko rin, busy. O sinong tutulong sa akin? Ate ko, busy rin niya. May sariling ano rin niya, mundo rin niya. Ano. O, punta ako sa library, mag-isa lang ako, ayoko. O dito, doon sa bahay, wala naman na kaming kapitbahay na magtutulong sa akin. Di ba, dahil puro mga hardware nga. Puro mga baka lang kasama ko rin. Puro mga dyaryo, puro mga tabloid. So, anong matututunan ko? Sino, saan ako hihingi ng tulong? Yaya ko, wala na. Ano na ako noon, first year na ako noon eh. Saan ako hihingi ng tulong? Wala. Kaya hindi ako nag-aaral. Basta papasok lang ako. Yun ang kasi gusto. Papasok ka lang. Ay, papasok lang ako. At saka nga, diba nung, ano, nung grade 4 ako, naging highest lang ako sa English. Parang, ba't highest yan? Parang ganun. Kaya natakot din ako na, uy, baka pag mag-highest ako, sasabihin, nang dadaya ako. Kaya parang, wag na, ito na lang. Okay na yun. Parang, ano, bobo. Bobo. Okay lang. Ayun. So, mababa nga grades ko, diba? Sa nung final grades ko ng first year ako. Ngayon may kaklase ako nung first year high school ako. Yung tito niya, principal. Principal ng school na gusto kong pasukan. So, inaya niya ako. Gusto mo lumipat tayo sa school? Sabi ko, oh, sige, sama ako. Sabi ko, sama ako. Okay. Eh, syempre, hindi ako makakapasa. Dahil yung card ko nga. Yung card ko nga, mabababa ang grade ko. Paano ako makakapasa doon? Basta sumama ka lang. O, di kasama yung mom niya. Tsaka ako, tsaka siya. Pwede ba magiging pangalan ng klase ko na yun. Gusto mo pasalamat. So, tito, yung tito nga niya is principal, okay? So, pinag-pray ko yun. Nagusto ko Jesus doon mag-aaral. Diba, parang imposible talaga dahil yung grade ko nga mababa. So, nag-entrance exam ako. Siyempre, hindi ko alam kung pasado ako sa entrance exam. Kasi pagpasok namin ng principal's office, nandun yung uncle niya na, ano, basta uncle niya, hindi ko na sasabihin kung anong katungkulan, pero ano siya, sa, may position siya sa religion, gano'n, may position siya, okay, kaya siya naging principal. Tapos, habang nandun kami, inaayos yung aircon niya, okay, inaayos yung aircon niya na mainit yata, gano'n, parang nililinis. So, habang kausap niya kami, nandun ako, o kayong dalawa ba, ano, sabi, opo, ano, sige, nakakaya, diba? O, inaamin ko, eh, kasi gusto ko mag-aral doon, tapos pinag-pray ko, okay, pinag-pray ko, Jesus, gusto ko mag-aral doon, kahit wala akong alam, gusto ko mag-aral doon. O, di, ano na nga, wala pa akong sinasabihan nito, except family. Wala. Pinsan ko, hindi alam. Akala matalino ko. Tapos, oh, syempre bata pa ako, no? Diba? Mga 14 years old. Kaya, ina-encourage ko kayo na yung mga anak ninyo, na mga bata, mga 14 years old, mga inosente pa sila. Inosente na ba mga 14 ngayon?
Basta yung mga, ng time ko kasi parang, syempre, innocent ka, gusto mong nagdadasal ka, ganon. Hindi ko alam kung nagdadasal pa rin ng mga 14 years old niyo. Ayun nga, so may ginagawang aircon, okay? May ginagawang aircon, nandun yung uncle niya. So, nakausap na kami. So, umalis na kami. After nun, alam mo, miracle, after nun, nung umalis na kami, okay? So, nakapirma na siya na pwede na kami mag-enroll doon. After nun, kinabukasan, hindi na siya ang principal. Tinan mo! Kung hindi will ni God na doon ako mag-aral. After noon na makausap kami, kinabukasan, hindi na siya ang principal kasi sinuntok niya yung gumagawa ng aircon niya. Naaway niya. Kaya pinaalis siya bilang principal. Pero doon pa rin ako nakapag-enroll ng high school. Kaming dalawa nung kaibigan ko dahil the uncle nga niya yun eh. Tingnan nyo, oh, nag-pray ko yon. Isa yon sa miracle na binigay sa akin, na pinatunayan ni Jesus. Nabuhay siya na nag-pray ako sa kanya. Gusto ko matagal pa ng gusto sa inyo yung sabihin yon. Kasi nga hindi ko masabi dahil nakakahiya. Dahil mababa ang grade ko. Nakapasok ako sa school na yon. Tapos kinabukasan, natanggal yung principal. Tingnan mo! Pwede naman magtanggal yung principal na, di ba, bago pa kami magpunta. O kaya, matatanggal siya na after a month, pwede na siya matanggal. Eh, bakit nung after nung kausap niya kami, nung after na paglabas na kami, sinuntok na niya yung ano. Nung nabigyan na niya kami ng form na pinirma niya na pwede na kami mag-enroll. Ganun ka bait si Jesus sa akin. Kaya nagtitiwala ako sa kanya dahil bata pa ako, inaalagaan niya ako. Pag nagdadasal ako sa kanya, tinutupad niya, binibigyan niya sa akin kasi magpapakumbaba tayo tsaka dapat malinis yung puso natin. Tsaka yung goal natin, bakit mo gustong mag-aral doon? Sabi ko, Jesus, gusto ko mag-aral doon kasi gusto ko matuto, gano'n. Tsaka malapit lang to dito sa organisasyon na pinupuntahan ko. May mga tao kong kakilala dito. So, doon na malapit lang doon. Kaya, binigyan ako ni Jesus ng, ayun, ng pagkakataon na makapag-aral doon. Okay? Kahit bago pa yun, mga elementary ako, or high school, ganon. Binibigay sa akin ni Jesus yung mga pinagpipray ko. Halimbawa yung, kasi nga di ba ayoko mag-debut, hindi ako nagde-debut kasi hindi ako mahilig sa party. Kasi iniisip ko, sinong iimbitahan ko sa party? Wala akong kaibigan. Sino bang imbitahan ko? Wala naman akong kaibigan. Ba't ako magdedebut na magpa-party? Kaya sabi ko, di ba yung ate ko, di ba mahilig sa mga party? Kasi yan siya yung nag-debut yan, ha? Nag-sweet 60, nag-debut. Gusto pa niya nga yan, taon-taon, gusto niya ako hindi lang, sa bahay lang ako. Sa pinag-pray ko na gusto ko, ang pinag-pray ko, para imbis na magde-debut ako, kasi wala naman ako imbitahin, tsaka magastos yun, okay? Alam ko, kailangan gumastos ka nun. Eh, ayoko, tsaka wala naman akong imbitahan niya. Ang sinabi ko na lang is, Jesus, gusto ko magkaroon ng computer. Ayun, binigyan ako ng computer. Yun ang imbis na magde-debut ako, computer ang hiningi ko. Bigyan ako ni Jesus ng computer. Tsaka pag may exam. Kasi nga hindi nga ako matalino, kailangan magdadasal ako, ganun. Sa exam, makakabasa ako, ganun.
yung pinaka madami akong natuto na hindi ko malimutan is nung nag-high school ako, marami akong natutunan doon. Magaling yung turo doon pag nung high school. Imagine, first day mo pa lang, first day ko pa lang doon sa school. First day pa lang, sabi ng math teacher, get 1/4 sheet of paper. We have a quiz. Ano ba naman to? Kakalipat ko lang. Hindi ako marunong mag-multiply. Ha? Paano naman? Put it to paper. Ba't may quiz na ka? Diyos ko doon. Eh, yung mga classmate ko, syempre matatalino yun. Dahil, ano, di ba, parang dumaan talaga sila sa tamang process. Eh, ako, wala talaga akong alam. Ano yung may quiz na first day? Math? Oh, addition of fraction numbers, mixed fraction, convert fraction to mixed fraction to ano ba? Ganon, mga conversion ng mixed fraction to ano pa ang tawag doon? Yung mataas yung numerator sa denominator. Ate John Malone, ano tawag nga ito? Yung pagmataas yung numerator sa denominator. Oh, yun. Eh, katabi ako classmate ko. 1/4 sheet of paper. Eh, 1 to 5 lang ang quiz. Oh, sige nga, kung may natutunan kayo ng first year. Oh, muna ako natutunan ng first year, sabi ko. Multiplication, hindi ako marunong. Ano itong, anong fraction ito? Paano ito ginagawa? Hindi ko alam. Nakaganan ako sa classmate ko. Uy, ayun, buti nakaano ako, humabol ako. Kasi ang hirap talaga, di ba, pag galing ka sa ibang school, na iba yung training or iba yung standard. Lilipat ka ngayon sa mataas na, mataas yung standard kasi, kailangan habulin ko. Kailangan habulin ko yung... So yun, buti nakahabol naman sa awa ni Jesus. Yun yung pinaka-naalala ko. Kasi, imagine, pag kinabukasan, wala na yung principal, hinahanap ko na, aba, paano po kami mag-enroll? Meron ka na kayo, papa? Oh, enroll na kayo. Diyos ko, natanggal pala. Oh, di ba miracle yun? Inantay lang kami na makapasok doon. Inantay lang ako. Oh, sinabi lang ni Jesus, aba, ka manong mamununtok, ha? Dati mo yung ano. Pinag-pray ko yun. Kasi gusto ko talaga doon. Ngayon, parami ako yun nga, parami ako natutunan doon. Parang lumaki yung lugar ko, gano'n. Kasi doon sa dati kong school na, unang school ko, parang malitang lugar ko, parang malitang tingin ko. Hindi ko masabi, parang na widened yung horizon dong sa bagong school ko kasi doon sa school ano malaki naman yon pero parang medyo super strict dito sa high school ko kasi parang ang treatment sa amin is parang college na rin kami kaya na-enjoy ko yon. Dami ako natutunan doon. Doon ako natutong ano, yung nagtuturo naman sa akin ng mag-Ingles, yung kaklase ko naman, yung tatay niya, judge. Katabi ko siya, tinuturoan niya akong mag-English. Halimbawa, gagawa ko ng excuse letter. Kasi may diarrhea. Nakita niya yung ano ko, yung grammar ko. Eh mali ito, binubura niya yung mga grammar ko na mali. Ang galing niya, ang galing-galing niya sa English, yung pagka-construct ng mga sentences. Kaya natuto ako sa kanya, kaya doon ako marami natuto. Tapos, yung subject namin na English, bawat isa sa amin, binibigyan ng topic. Tapos, haharap ka sa klase. Tapos, explain mo yung topic na yun, kung ano ang idea mo sa ganong ano. Yun ang parang, ano namin, test sa amin. 3 minutes ka magsasalita. So, kabado-kabado kami lahat.
Yun. Kaya doon din ako na ano, na train sa English na natutong mag sulat ng mga poems. Doon ako natutong magsulat ng poems, doon ako natutong maintindihan pa ng ibig sabihin ng mga ganon. Ano pa ba natutunan ko doon? Na gusto ni Jesus ako talagang matuto, kaya pumayag siya sa akin. Pumayag siya sa prayers ko na doon ako mag-aral. Kasi gusto niya rin ako matuto. Yan. Doon din ako natutong mangarap ng ano, mangarap. Mapag-arap. Doon ako natutong mag-dream ng big dreams. Sa ano na yan, sa school na yan. Kasi yung mga kaklase mo doon, ano eh, competitive sila na ano, eh, wala kang magagawa kundi sumabay din sa kanila na. Pero hindi naman ako nakikipag-compete, pero parang dapat kailangan makahabol ako. So, ang kakompetensya ko, sarili ko. Sarili ko ang kaaway ko, sarili ko ang kalaban ko. Hindi ako nag-treat ng ibang tao na, oy, yun ang kakompetensya ko, yun ang kalaban ko. Hindi. Ang sinasabi ko ng kalaban ko, sarili ko. Dahil, dapat hindi ka na ganyan, ganito ka na. Parang ganon. So, sarili ko ang kalaban ko. Kaya hindi ako mahilig makipag-compete sa ibang tao. Nakikita ko lang yung mga ibang tao na nag-level up sila. No? So, natutuwa ako sa kanila na parang sana ako din ganun. Paano kaya ang gagawin ko para maging ganun din ako? Pero hindi ako naiinggit. Parang na-inspire ako. Gusto ko maging ganun din. Paano kaya ang gagawin ko sa sarili ko para maging ganun? Hindi ko sinasabi na paano ko kaya matatalo yon. Hindi, wag. Hindi, kundi focus ka sa sarili mo. Kasi pag tinignan mo yung ibang tao at hindi mo na-achieve yung mga achievements nila, mapu-frustrate ka. Kasi ang bawat tao, iba-iba ang pace, okay? Iba-iba yung PACE. Iba-iba yung pace kung paano ang pag-grow nila. Kaya yung mga anak ninyo, halimbawa, i-compare ninyo, oy, ba't itong anak mo ito, matalino, isa, hindi. Iba-iba kasi ang pace ng mga tao. Hindi porke magkapatid, pareho na. Hindi ganon sa tungkol sa pag-aaral or tungkol sa buhay. Dahil iba-iba, kahit pare-pareho tayo ng magulang, okay, ng mga kapatid mo. Iba-iba ang buhay, syempre, na naka-assign sa'yo, ina-assign sa'yo ni God. Iba-ibang buhay. Hindi parehong, dapat, itong anak kong parehong to, dapat ganun, hindi. Iba-ibang buhay tayo dahil, di ba nga, yung, sa isang church, merong head, merong arms, merong parts of the, parang parts yun eh, ng isang church, okay? Hindi lahat pwede siya yung mata, hindi lahat pwede siya yung ano, ulo. Yung bawat isa sa atin may kanya-kanyang role sa buhay. Ganon na. Konektado naman yun sa pagpe-prayer. Konektado yun sa pagpe-pray na, Lord, ituro mo rin sa akin kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay ko, ganon, yung role ko bilang isang tao, ano ba ang purpose ko dito sa mundong ito. Hindi naman kasi tayo lahat pwede na maging doktor, hindi tayo pwede lahat maging doktor, no? Hindi tayo pwede lahat maging magsasalita, di sabay-sabay, magulo ang mundo. Hindi tayo lahat pwedeng police, no? Lahat tayo, police. Hindi pwede. May kanya-kanya tayong role. Kahit police ka, pwede kang mag-share ng word of God.
pwede ka maglingkod kay Jesus. Hindi lang ang mga leader ng mga organisasyon ang pwedeng mag-share, ang pwedeng maglingkod kay Jesus. Lahat tayo, pwede tayong maglingkod. Si Joe Malone, pwede kang maglingkod kay Jesus. Paano mo mapaglilingkuran si Jesus, Joe Malone, sa tingin mo? Joe Malone, kinakausap kita, Joe Malone, paano mo mapaglilingkuran si Jesus sa tingin mo? Isipin ko pa dahil. Isipin mo. Example, pwede ni Joe Malone naging supportive ganun sa asawa niya. Yun, in a way, napaglilingkuran niya si God kasi sinusunod ni Joe Malone yung pagiging asawa. Okay? Yung pagsusuporta sa asawa niya. Ganon. Ivy naman, pwede kang maglingkod kay Jesus bilang pagiging isang ina mo, igagabayan mo yung mga anak mo, kung paano lumaki ng mga mabubuting tao, ganon, at paano nila irespeto ang sarili nila. Ganon. Tapos ito naman si Anne, pwede niya paglingkuran si Jesus sa pamamagitan ng doon din niya sa anak niya o kaya sa mga kapitbahay niya, yung kahit hindi ka lang magsalita kung paano mo dalhin yung sarili mo. Okay? Paano mo dalhin yung sarili mo? Makikita na sa'yo kung tagasunod ka ni Christ o hindi. Naiintindihan niyo? Hindi wala, kahit wala kang gawin, okay? Kahit wala kang gawin, kahit wala kang gawin, ang gagawin mo lang isa, makikipag-usap ka lang sa tao, makikikamusta ka lang, pero wala kang ginagawa. Syempre makikita ng tao, bakit ganun siya? Ano ang meron sa kanya? Bakit iba ang kilos niya? Isa 'yon sa paglilingkod kay Jesus kasi pinapakita mo sa tao kung paano mamuhay bilang isang tagasunod ni Christ. Kaya hindi lang yun ang pagpapakain sa tao, ha? Nagpakain ako ng tao, nililingkod ako kay Christ, hindi ganon. Hindi lang yun. Actually, pag gumanon ka pa nga, parang mayabang ka eh. Halimbawa ako, hindi tayo sa bahay. Pwede ako mag-share sa inyo, sa YouTube. Pwede ko rin na-sharean itong yung mga nakakasalamuha ko na tao, gaya ni Kylie, ganon. Okay, pwede nyo rin kausapin yung mga magulang ninyo, kung paano kayo binago ni Jesus, kung anong mga naiba sa inyo. May naiba ba sa inyo? Anong naiba sa inyo nung si Jesus na ang naka-focus sa tayo kay Jesus? Anong naiba sa atin? May maiiba sa atin. Alam nyo yon? May maiiba sa atin. Imposibleng wala. May maiiba sa atin sa ugali natin pag naka-focus tayo kay Jesus. Yung uncle ko, di ba? Yung uncle ko, kapatid ng tatay ko, nakausap ni Adon. Yung uncle ko, pinakabatang lalaki sa family nila. Bata, mga, ano na siya eh. Binata na siya. Nagpunta siya ng Cali. Okay. Bago siya magpunta ng Cali, madaldal, malikot, magulo. Basta kung ano mga kalokohan. Kaya doon ako natutong tumawa ng gano'n. Kasi nga, maloko. Tinuturoan ako tumawa. Ganda tumawa, hihihihi, gano'n. Yung parang si Ernie and Bert. Paano ba tumawa si Ernie and Bert? Si Ernie ba yun? Na si Bert? Sa Sesame Street. Hindi na naman kilala ng Sesame Street.
Ano yung Sesame Street? Doon ako, yun yung tinuturo niya sa akin kung paano raw tumawa sila Ernie and Bert. Di ba lang ako yung tito ko na yun. At saka yun yung tito ko rin na yun na naglagay ng, alam yung pang BP, yung pang check ng blood pressure na nilalagay dito na inirarap. Ang ginawa niya, kasi nga, favorite po yung ate ko. Ewan ko kung bakit gano'n ang ginawa. Ang ginawa, dinoterte mo sa ito yung minukukwento na. Ang ginawa ng tito ko, dahil favorite po nga yung ate ko. Ba't gano'n ang ulo ko? So, favorite po nga ate ko. Nandun ako. Ako tahimik lang ako. Naano lang ako. Siguro na dadaldalan sila sa ate ko. Ang ginawa ng, yun nga yung uncle ko na yun, nag-wrap niya yung pang BP sa ulo ng ate ko, ininalagay dito, tapos, di ba pinipisa-pisa yun? Pinipisa-pisa yun, tapos di ba lolobo? Lumubo sa ulo ng ate ko, parang napipi yung ulo ng ate ko, takot na takot yung ate ko, parang amnaro siya, mababaliw daw siya, iyak siya. Kasi nga yung tito ko na yun, maloko, okay? Ngayon, so nag-alis na sila, dahil punta na ng Cali. Pagbalik dito, kasi may dinalaw siya, namatay yung girlfriend niya. So, nung pagbalik dito, iba na siya. Iba na ang kilos niya, iba na ang salita niya, iba na siya makipag-usap. So, nagulat kami, ba't gano'n? Iba na yung uncle ko. Alam mo, kaya nga ba tawag ko sa kanya, Tito Uncle. Kasi gusto niya. Di ba yun, parang may talaga yung tito ko. Tito na uncle pa. So, tawag ko, kaya hanggang ngayon, ang tawag ko sa kanya, Tito Uncle. Oh, Tito Uncle. Kaya pag may nakakaroon, yung Tito Uncle pa. Oh, yun yung nakasanayan kasi namin. So, nung nakita namin siya na parang iba na siya. So, nagtaka yung mga parents ko. Ganon. Kaya, gusto na rin namin makilala si Jesus, si God. Kasi nga, dahil nga, dun sa kilos ng tito uncle ko. Walang sinasabi yung tito uncle ko sa amin, ha? Walang sinasabi. Basta nagtataka lang kami, ano kaya nangyayari sa tito uncle ko? Ba't yan ito? Dati, ano to, ha? May ano to, ha? May bisyo to, ha? Yung dahon. Dati may bisyo itong uncle ko. Dapat gano'n nagagano itong uncle ko. Bigla na lang parang ang bait niya. Para siyang anghel. So yun. Kaya pag si Christ ang nasa puso natin, mababago tayo. Mababago ang pananaw natin sa buhay. Mababago rin ang pakikisama natin sa ibang tao. Kung paano tayo makipag-deal sa kanila. Kung paano tayo makipag-usap. Magiging iba. Mapapansin nila yon. Isa yon sa way kung paano ka maglingkod kay Jesus. Dahil makikita ng ibang tao eh. Makikita nila eh. Isa na yun sa paglilingkod. Kahit hindi ka magsalita, yung kilos mo lang, kung paano ka rumispeto, yung pagbabago lang sa buhay mo. Isa na yun sa purpose mo para yung ibang mga tao lumapit kay Jesus. Kasi nakita namin yung peace of mukha ng uncle ko eh. Na masaya siya, gano'n. Na peaceful yung ano niya. Nag-iba siya ng outlook sa buhay. Akala namin pagbalik dito, parang mas malala. Hindi. Basta ang sabi lang niya sa amin, sa father ko, boy, hanapan mo naman ako dito ng isang organization. Gusto ko lang umaten sa isang organisasyon na pinag-uusapan ako kay Jesus. So, sinama siya ng father ko. After nun, kasi may customer kami. So, after nun, nung kahit pag-alis na ng uncle ko, kami na ang nagtutuloy na pupunta dun sa organisasyon na yun. Okay? Kaya yung prayer, yun ang way natin para makausap si God tsaka si Jesus with the power of the Holy Spirit.
makapangyarihan ng Holy Spirit, makapangyarihan si Jesus. Hanggang ngayon, gumagawa pa rin ng miracle. At saka ikayate nyo yung mga anak ninyo na magdasal din. Kasi importante yun. Importante. Bago matulog, gano'n. O kaya pag-gising. Hindi ko alam kung na igagawa niyo pa yon. Kasi dati kami nung bata kami, nagagawa pa rin namin yun. Tapos, na nagkahiwala-hiwalay na, nagkahiwala-hiwalay na kami. Hindi na. So kami na lang dalawa ni Hitler, gano'n. Nung bata si Hitler, marunong siya mag-pray. Oh, marunong siya mag-pray. Kaya yung mga dinadasal natin kay Jesus, hindi na pupunta sa wala yun. Alam niya yun, alam niya ang puso natin. At tayo lahat ay parte, parte tayo, na follower ni Christ, tayo ay kasama sa parte ni Jesus Christ. Dahil tayo ay naglilingkod sa Kanya, dahil naniniwala tayo sa Kanya, kahit anong trabaho natin, pwede tayo makapaglingkod sa Kanya. Hindi lang naman kasi yung doon ka sa organisasyon na ka-stay, na ano, hindi lang gano'n ang paglilingkod kay Jesus. Hindi lang yung ginang way. Maraming way. Dito naman tayo yun sa Matthew 21:23. Now when he came into the temple, the chief priests and the elders of the people confronted him as he was teaching and said, "By what authority are you doing these things? And who gave you this authority?" But Jesus answered and said to them, "I also will ask you one thing, which of you tell me? I likewise will tell you by what authority I do these things. The baptism of John, where was it from? From heaven or from men?" And they reasoned among themselves, saying, "If we say from heaven, he will say to us, 'Then why did we not believe him?' But if we say from man, we fear the multitude, for all count John as a prophet." So they answered Jesus and said, "We do not know." And he said to them, "Neither will I tell you by what authority I do these things." Ito din yan. Yung chief priests and saka yung mga elders na naman, pabida. Kasi nga, lagi sila nakabantay kay Jesus, okay? Lagi lang titingnan yung mga kilos. Ano na ang gagawin na to? Mga magpapagaling na naman to ng mga tao. Magpapatawa din naman mga kasalanan. Nagkakaguluhan siya, samantalang tayo dito, nilalangaw tayo, langaw lang ang kasama natin, samantalang siya, pinagkakaguluhan ng mga tao. Ganun, mainggit. Kaya tinanong nila ngayon, "Oy, kanino ka ba, anong authority ka ba, bakit nang ginagawa mo yung mga ganyang bagay? Ha, anong kaninong authority ka? Kaninong authority galing yung ginagawa mo?" O sige ha, sabi ni Jesus, "Sasagutin ko kayo, pero sagutin niyo muna ako. Ha? Yung pagbabaptize of John, saan galing yun? Galing ba kay sa heaven yun, kay God? O galing ba sa tao?" Ngayon, nag-usap ngayon yung mga mayayabang, mga inggitero, chief priests, tsaka yung mga elders. Sabi nila, pag sinabi natin sa heaven, bakit hindi tayo niwala? Pag sinabi naman natin sa tao, magagalit naman yung mga taong bayan sa atin kasi tingnan na kay John, prophet. Nag-usap yung mga elders, tsaka yung mga, nag-meeting pa eh, no? Pinag-isipan talaga nilang mabuti. Nag-brainstorming sila eh. Ha? Oh, balik ulit kay Jesus. Hindi namin alam, sabi nila. Sagutin nyo na lang, di alam. Oh, hindi namin alam, wala, no comment. Ang sabi ni Jesus, sige, hindi ko rin sa inyo sasabihin kung kaninong authority ko nakuha ang pagpapagaling at pag-share ng Word of God at sa pagpapatanggal ng sakit ng mga tao at pagpapatanggal ng mga demon possessed ng mga tao.
Kasi nga pag sinabi nila kay John, pag sinabi nila, kasi nga tinanong ni ba ni Jesus, kayo, si John, ano, yung baptism niya, sa heaven ba o sa mga tao? Kasi pag sinabi ni John, ni, ng mga chief priests na sa heaven, bakit di nyo pinaniniwalaan? O, bakit di nyo pinaniniwalaan si John? O, magkakaroon na naman sila, ma. Makikita na naman sila ng butas. Kaya, o ba, iba, kung sa tao nyo na naman sabihin, o ano na naman sabihin nyo? O, di magagalit sa kanilang taong bayan. Kaya safe ang sagot nila, no comment. We do not know. Okay? Yun ang ibig sabihin na to. Ito naman, the parable of the two sons. By what do you think a man had two sons and he came to the first, said, son, go work today and in my vineyard. He answered and said, I will not. But after he regretted it and went. Then he came to the second and said likewise. And he answered and said, I go, sir. But he did not go. Which of the two did the will of his father? They said to him, the first. Okay. Mayroong tatay, kinausap niya yung mga anak niya. Yung panganay, kinausap niya. Ay, punta ka ng ano, ng trabaho sa vineyard. Sabi ng panganay, ayoko nga. Pero kahit nagsabi ng ayoko nga, yung panganay, pumunta siya. Ha? Ito namang pangalawa, sinabi niya, magpunta ka ng vineyard, ha? Magtrabaho ka doon. Ang sabi ng pangalawa, bait-baitan. O sige, gagawin ka po, tay. No, father, oh, daddy, papa. Pero hindi siya nagpunta. So, kanina natuwa ang father. Doon sa sabi, hindi ako pupunta, pero nagpunta. O yung sabing pupunta, pero hindi naman nagpunta. So, nilaliken niya yun. Nilaliken ni Jesus yun sa mga makakasalanan na tao. Yung una, okay? Yung una na sabi, ayaw namin na sumunod kay God. Pero, in the long run, sumunod sila kay God. Nagsisi sila sa kasalanan nila. Yun yung mga tax collectors na naman. And harlots. Tax collectors, no? Kasi pera talaga, no? Pera talaga yung inaano ng mga tao. Tax collectors and harlots. Yung mga harlots, ano yung mga harlots? Harlots. Yun yung mga hindi yung sinasabing oldest profession. Kasi sa ngayon yung mga harlots, di ba? Alam niyo na yun, di ba? Harlots. Tapos yung pangalawa naman, yung pangalawang mga anak na sinabing, oh, pupunta ako. Yun yung mga sinabing susunod kay Christ na or sa Kingdom of God. Susunod sila sa tinuturo, lalakarin nila yung mga batas na sinasabi ni Moses. Pero ang ginawa nila sa bandang huli, hindi nila sinunod, sinuway nila. So kanino matutuwa si God? Dun sa mga makakasalanan, kasi nagkasala sila pero they change their ways. Iniba nila yung buhay nila na nag-decide sila na kalimutan yung mga dati nilang masasama na ginagawa. Okay? Bakit laging vine dressers? Bakit laging vine dressers or sa vine nagtatrabaho? Vine. Kasi yung time na yun, di ba, yung wine nila is grapes, no? Grapes ang iniinom nila. Sasabihin niya, si Jesus umiinom. Ang iniinom ni Jesus, wine. Ang wine, ano yung wine? Nakaka-good for the heart. At saka, hindi naman yun lasinggero. Konti lang yun, okay? Kasi, pag konti lang, antioxidant yun. Yung wine na konti lang. Kumbaga sa atin ngayon, kape, nagkakape. Parang kape. Diba? Wala tayo nakatanong nagkakape. Parang yun ang pinaka-juice nila. Eh. Parang pag may mga bisita, wala naman soft drinks ng panahon na yon. Kaya para may lasa,
wine, ha? Pero konti lang. Sip lang. Hindi isang bote, ha? Hindi vodka, hindi whiskey, hindi beer, hindi soju. Ano pa ba mga ano? Hindi Black Label, hindi Blue Label, hindi Johnny Walker, kakabisan mo. Hindi XO. Hennessy ba yun? Hindi ganon, ha? Hindi yung may milk, hindi yung milk na wine. Di ba may milk na wine? Hindi yun. Marunong akong gawa ito, ng red wine. Tinuro sa amin sa ibang school naman. Di ba nga, ano, si Noah daw ang unang gumawa ng wine. A yeast pa lang nilalagay, yeast. Para maging wine, yeast ang nilalagay. Katas ng grape, recipe. Recipe ng wine. Katas ng grapes. Pag gusto niya mag-experimento, katas ng grapes, sugar, yeast. Dapat distilled water. Pati yung pakukuluan mo yung katas ng grapes. Hindi pwede yung nasa bote na grapes or ano. Dapat yung totoong grapes. Tapos, lalagay mo sa bote. Tatakban mo ngayon ng cork. Ilalagay mo ngayon sa ilalim ng sa madilim at malamig na lugar. Okay? Doon ilalagay. Tapos after a month or two, pwede na 'yon. Yeast lang, konti lang yeast. Oh, yeah, marami ko ng wine. Ito pa ang isang parable, ah. The parable of the wicked vine dressers. Here another parable. There was a certain landlord who planted a vineyard and set a hedge around it, dug a wine press in it, and built a tower. And he leased it to vine dressers and went into a faraway country. Meron isang tao na meron siyang lupain. Gumawa siya ng gawaan ng wine. Ha? Meron tower doon, doon ay itatambak yung mga wine pag ginagawa na. Merong mga vineyard doon na nandun na nakatanim yung mga grapes. Pinarenta niya yon. Pinarenta niya yung lugar na yon. Tapos, nung... Siyempre, pag pinarenta mo, meron ka rin ano doon, parang... may part ka doon na pwede mong kunin. Pag nagpaparenta ka, ganun yun eh. May part ka na pwede kang kunin na fruits. May, hindi ko alam kung gano'ng kadami yung part na yon. Kasi kontrata yon, di ba? Pinadala niya yung mga tauhan niya. Eh, salbahe yung pinarenta niya, pinarentahan niya. Binagbog yung mga tauhan niya, pinatay, ganun. Binato. Tapos, nagpadala ulit siya ng mga servants niya. Ganun ulit ang ginawa. Binato, binugbog, pinatay. Okay? Nung bandang huli, yung nagpaparenta ng vineyard na yon, sabi niya, ipapadala ko yung anak ko. Tsak, nare-respetuhin nila yung anak ko eh. Kasi anak ko to. Siguro naman ibibigay nila yung para sa akin dun na makakakolekta ako. Kasi anak ko naman yung mangungolekta eh. Anong sabi ng mga nagrenta ng vineyard na yun? Uy, ayun yung anak ko, dumadating yung anak. Yun ang tagapagmana. Para mapunta na sa atin tong vineyard na to, patayin na natin yung tao na yun para wala na magmana at tayo na ang magmamayari nitong vineyard na to. So, ang ginawa niya, ginawa nila, binugbog nga nila, pinatay nila.
yung mga yung vineyard na yon, ang sinasabi doon yung mundo natin na yung mundo, itong mundo na to, ang vineyard, pinarenta sa atin. Hindi naman kasi tayo ang gumawa ng mundo na to, di ba? Parang pinarenta sa atin na pwede ating gamitin ng mga resources, lahat ay mga animals pwede natin alagaan, tapos pwede ating kainin, pati mga plants and fruits, pwede tayong gumawa ng bahay. Ngayon, nagpapadala si God ng mga tauhan niya. Sino yung mga tauhan niya? Yung mga prophets, yung mga nag-share ng Word of God. Pero anong ginagawa natin sa mga prophets tsaka sa mga nag-share ng Word of God? Binabastos natin. Ano ba ba? Yung mga prophets na nauna, di ba, pinatay, pinapersecute, ganon. Pinapakain sa leyon. Pinapugutan ng ulo. Binabato. Ano pa? Marami pang ginawa eh. Hinahati ang katawan sa gitna. Inaakusahan ng kung ano-ano. Ngayon, nung dumating si Jesus, anong ginawa natin? Nag-share lang si Jesus kung paano makapunta ng langit. Di ba? Share lang ngayon na tumutulog sa mahihirap, nagpapagaling ng may sakit, pinapagaling yung mga demon possessed. Yun lang naman ang ginagawa niya. Hindi naman siya nananakit ng tao, pero pinatay natin. Oo, kasali tayo sa pamatay. Kasi hanggang ngayon nagkakasala pa rin tayo. Pag nagkakasala tayo, isa tayo sa mga pumapatay sa Kanya. Dagdag tayo sa pahirap na nangyari sa Kanya. Diba? Therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those vine dressers? They said to him, he will destroy those wicked men miserably and lease his vineyard to other vine dressers who will render to him the fruits in their seasons. Jesus said to them, have you never read in the scriptures, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone? This was a law, the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Therefore I say to you, the kingdom of God will be taken from you and given to a nation bearing the fruits of it. And whoever falls on this stone will be broken, but on who and whomever it falls, it will grind him to powder. Ano ibig sabihin nun? Yung scriptures na binabanggit dito ni Jesus is nasa Old Testament, diba? The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. This was the Lord's doing and it is marvelous in our eyes. So, si Jesus ang chief cornerstone. Diba, parang siya yung pag gagawa ka ng bahay, dapat maganda yung poste, diba? Para hindi tutumba yung bahay. So si Jesus yung poste. Doon tayo kumakapit sa poste. Doon tayo kumakapit, matibay na poste. Chief cornerstone. Poste na gawa sa bato na matibay. Alam niyo yung bato noong araw? Kasi yung bato ngayon, semento, no? Yung bato noong araw, boulder siya. boulder siya, tapos buo na boulder. Tapos si ano siya, yung parang ano, hihiwain, tinitiktik para kumorte. Buo siya, okay? Kaya matibay 'yun, hindi agad-agad nasisira 'yun. Nakakita na kayo ng boulder, 'di ba? Yung malalaking bato.
Yung sa movie set, hindi ba to yun? Mga papel lang yun. Ah, yung bato na malalaki, alam niyo naman siguro, nakakita na kayo. Ha? So doon galing yung cornerstone, matibay na bato, malaking bato yun. Alam niyo yung sa pyramid? Di ba bato na, ano yun, na diretso? Buo siya na bato mismo. Hindi siya semento na nilagyan ng tubig, na hinalo ng cement, hindi ganon. Totoong bato siya na galing sa bundok. So yun yung cornerstone, yun si Jesus. Ngayon nakalagay dito, therefore I say to you, the kingdom of God will be taken from you and given to a nation bearing the fruits of it. Ibig sabihin dito, hindi lang yung mga Israelites ang masasave, ang pwedeng masave. Kasama na rin tayo, mga Gentiles, tayo. Kasama na rin tayo. Kasi the kingdom of God will be taken from you and given to a nation bearing the fruits of it. Tayo, lahat tayo. Kasama na. And whoever falls on this stone will be broken. Okay? But on whomever it falls, it will grind him to powder. Ano ibig sabihin yun? Matthew 21:44. Si Christ, siya yung malaking stone, na matibay na stone. Okay? Pag may bumagsak na maliit na bato, dun sa matigas na bato, anong mangyayari? To, whomever falls on this stone will be broken. Pag may bato na bumagsak dun sa malaking bato, anong mangyayari dun sa bato na yon? Broken daw, magiging broken. Kung galing sa taas yung bato, ibig sabihin, yung bato na yon hindi pa siya bilog. May mga edges siya, may mga sharp edges yung bato na yon. Pag yung bato na yun na may mga sharp edges, bumagsak dun sa malaking bato na matibay, ang masisira, yung maliit na bato, syempre yung bumagsak na bato. Ang matatanggal ngayon dun, yung mga sharp edges. Nindindihan niyo? Ito, limbawa, malaking bato. Ito yung bato na irregularly shaped rock. Ito, mas malaki to, mas maliit ito kaysa dito. Pagbagsak nito, irregular shape siya, pero pagbagsak siya, pagugulong siya, ano nangyari pag gumugulong yung bato? Natatanggal yung mga sharp edges. Kaya na be-break. Be-break, natatanggal yung mga sharp edges. Kaya pagdating niya doon sa bato na malaki, tanggal, hindi na siya masyadong matalim. Yun yung sinasabi dito na whoever falls on this stone will be broken. Natanggal yung mga sharp edges ng bato na yun. But whomever it falls, it will grind him to powder. Pero kung yung malaking bato na yun, na bumagsak sa bato, yung malaking bato na pinagbagsakan ng ball, kung yung bato na, di ba may binagsakan, kaya nag-sharp yung edges niya, pagbagsak niya, nag-break siya, naging parang ano siya, hindi na siya sharp, kundi medyo smooth na yung pinagbagsakan. Ngayon, kung ito naman ang babagsak sa maliit na bato, kung itong malaking bato na to, bumagsak dito sa maliit na bato, ano mangyayari? Durog. Diba, dodurog? Yun ang ibig sabihin na to. Na si Jesus ang cornerstone natin, na kahit sa Kanya tayo bumagsak, ibigay natin yung sarili natin sa Kanya, maging ano tayo sa Kanya, pagtiwalaan natin siya, surrender natin sa Kanya, ang sarili natin sa Kanya, ibagsak natin ang sarili natin sa Kanya, ang sarili natin kay Jesus, matatanggal yung sharp edges natin, magiging pino tayo. Naiintindihan nyo? Yung mga irregular na mga
ugali natin, yung mga ano, magbabago tayo, may iba tayo. Kasi nga, titiwala tayo kay Jesus. Kasi siya yung chief cornerstone. Pero, pag hindi ka sumunod kay Jesus, ikaw ang babagsakan ng bato. Ano mangyayari sa'yo? Magiging powder ka, mapupulverized ka. Now, when the chief priests and the Pharisees heard his parables, they perceived that he was speaking of them. But when they sought to lay hands on him, they feared the multitudes because they took him for a prophet. Di ba laging gusto ko nang kunin to, gusto ko nang kunin si Jesus. Masyado na tayong nakakadami na to si Jesus ng panglilibak sa at pang mamata sa atin. Parang ganon, di ba? Pero hindi nila nagagawa. Hindi nila na-finalize yung plano nila. Dahil na-finalize lang yung plano nila nung nabuhay na si Lazarus, di ba? Ito naman. At tapos na tayo dito eh. Yung parable of the wedding feast, di ba? Nagkwento na tayo dito. Na yung mga unang inimbitahan na mga bisita sa parable of the wedding feast, yun yung mga Israelites, yun yung mga Jews, na isa lang imbitado talaga dahil sila dapat. But, hindi sila naniwala kay Jesus. Ayaw nilang paniwalaan si Jesus, ayaw nilang sundin si Jesus. Kaya ang tinawag ni God, yung mga taong nasa labas, yung mga taong outcasts, tayo ang tinawag ni Jesus. Si Jesus ang groom. Tayo ang bride. Bakit si Jesus ang groom? Tayo ang bride. Kasi si Jesus ang groom dahil siya ang anak ni Almighty Father. Groom siya. Ngayon tayo, magiging bride tayo. Lalaki man ang babae, ibig sabihin na magiging kadikit natin si Jesus. Dahil di ba si Jesus ang tagapagmana? Dahil siya ang kaisa-isang anak. So, tayo ang bride. Pag naging bride tayo ni Jesus, magiging tagapagmana din tayo. Doon din tayo sa heaven. Dahil kay Jesus. Okay? Yun yung ibig sabihin nito. Pero dapat kahit Gentiles tayo, kahit mga tagalabas tayo, hindi tayo Jew, hindi tayo Israelites, dapat malinis ang puso natin. Kasi di ba titay mo dito, bakit hindi ka nakasuot ng damit pang kasal? Tinanong siya, bakit hindi ka nakadamit ng damit pang kasal? Imbitado ka na nga dito, hindi ka pa nagdamit ng pang kasal, madumi pa yung damit mo. Palayasin niyo to. Ganon. Basta tayo din ha. Tapos na rin tayo dito eh. Ay, 1 hour na. 1 hour na, ang haba kasi nung kwento ko nung... Pero, nakita nyo, di ba milagro yun nung nag-aaral ako doon? Kaya hindi ko malimutan yun eh. Hindi ko malilimutan yun. Hindi ko malimutan yun. Hindi mababa ng grade ko. Kasi nga, hindi talaga ako nag-aaral. Kasi yung... Kasi pag... Tsaka nung pagbag lipat ko sa school na yon, kailangan pala mag-signature yung parent, no? Pag may assignment ka, tapos papakita mo sa teacher, dapat may signature. Eh, may assignment ako, tinatanong ko sa parent, ano bang sagot dito? Hindi ko alam. Kailangan ng signature mo eh. So, incomplete ang answer ko sa assignment. Pero may signature ng mama ko. Kasi nga busy siya. Pagdating ko sa teacher, sabi niya, bakit may signature? Sino to nag-sign na to? Mama ko po.
Eh, ba't hindi naman kumpleto yung assignment mo? Gusto ba ng mama mo na hindi ka kumpleto assignment mo? Hindi ko naintindihan kasi ganun ba yun? Kasi nga, hindi ako nagpapapirma ng assignment. Kailangan pala yun, ano? Dati hindi. Wala naman eh. Basta alam ko lang, papasok lang ako. Yan. Oh, ano, thank you ha sa pakikinig. God bless us all. Jesus loves you. Tsaka, wag tayong makalimot lagi magdasal kay Jesus.